She's told me that she's really ensuring that her mental space is really safe and that she's comfortable. Trending at usap-usapan ngayon sa social media ang video na ito. Ni Celeste Cortesi ang ating pambato sa Miss Universe ngayong taon. Nabigo at hindi nakapasok sa top 16 semifinal ng pageant si Celeste Cortesi. Kuha ang video habang inirarampa ng mga hindi napiling kandidata ang kanilang evening gown. Makikita si Celeste na pilit kinukubli at pinupunasan ng kanyang kamay ang mga luha. Hindi na nga napigilan pa ni Celeste ang mapaluha kahit pilit siyang ngumingiti para sa mga fans. Marami ang umasa na kahit man lang sa top 16 ay makapasok ang Pilipinas, subalit hindi ito nangyari. Maraming nagsasabi na nakulangan sila sa energy na ipinakita ni Celeste sa nakaraang preliminary competition, maging si Oji Diaz ay napansin na tila nahihiya umano ang mga mata nito. Ayon naman sa masugid na taga-suporta ng beauty queen ay ginawa naman nito ang lahat, sadyang hindi lamang talaga para sa kanya at sa Pilipinas ang corona ngayong taon. Alam naman ang lahat na ginawa ni Celeste ang lahat at marami ang proud sa kanyang dedikasyon. At marami ang nagpapasalamat kay Celeste sa pagrepresente niya sa ating bansa. Samantala, nagbigay si Miss Universe 2018 Catriona Gray ng word of encouragement sa nalulungkot na mga tagahanga ng beauty pageant matapos mabigo ang kanilang mga kandidato na makapasok sa semifinal round ng kompetisyon sa New Orleans, Louisiana sa US noong Sabado, January 14, umaga ng January 15 dito sa Pilipinas. Aniya, "Guys, you are not alone. The Philippines, Thailand, Mexico, Indonesia, I know you might be really feeling a little disappointment right now, but we always have next year." Dagdag naman ni 2015 Miss Universe Pia Wurtzbach, "We know you gave it your all, Celeste. We are very proud of you." Narito naman ang mensahe ng Miss Universe Philippines organizer, "Let us all be happy for the success of the top 16. All the women have worked hard to be in Miss Universe. They are all deserving. Of course, it hurts, but let's keep the spirit of the pageant alive. Miss Universe has been very kind to us for so many years. Let's be grateful for those years and be optimistic for what's to come."